Magandang araw po mga ka-farmers. Tataka kayo, wala tayo sa farm ngayon, ano? Kasi pag-uusapan natin ngayon ay mahalagang mahalaga. Ito ay negosyo. Siyempre, ano yun? Edilit yun. Ngayon, ang i-discuss ko po sa inyo ay yung paano mag-start ng simpleng litsunan. Kumbaga, sa isang maliit na town na kagaya ko. Ako po, ano lang po kami, nasa maliit lang po kaming town dito sa Arayat, Pampanga, na nagpapa-order po ng pakunti-kunti lang. Kumbaga, hindi po siya talagang sabi mo na talagang malaking litsunan. Kumbaga, humble beginnings lang po, parang ganun. Ngayon, iaano ko po sa inyo yung kung paanong sistema, yung mga mga masikot-sikot. Kumbaga, yung diskarte, ano. At i-discuss ko po din sa inyo kung paano ako nagsimula from baboy, pag-aalaga ng baboy na from stocking, paano magpakuha ng pagkuha ng order, tapos yung permits, previous pag sa lechon, yung pag-deliver, pati yung sa uling, oras ng pagluluto, na oras ng kumbaga dapat luto na yung baboy before the delivery time, parang ganon. Tapos yung sa katay, sa scheduling sa New Year, medyo marami po yon. Tapos yung mga problema din po natin, ano, kasi marami po ang nagre-request nito at nag-PM pa sa amin na kumbaga nga naman, inano na natin yung sukat, yung pagluluto. Eh boss, ano ba yung diskarte ng ano? Sabi ko, i-discuss natin one time yan. At yun nga, bali, nung umpisa po, nag-umpisa po kami ng paglilitsyon. Ako po talaga mahilig kasi nasa farming po talaga ako. No? Dati po ako let's say, ano po, OFW, seaman po ako dati. Pero every vacation, mahilig po ako sa, kumbaga, yun ang tambayan ko talaga, farming. Unang araw pa lang, kinabukasan pag-uwi, diretso na kaagad doon at bibisitahin yung mga alaga, tanim-tanim, yun po yung aking hilig. So, umpisa po, nag-alaga kami ng maraming baboy, yung imported. Napansin ko, para ka lang nag-aalgan siya talaga. Mahirap po na kung ikaw ay nag-aalaga, tapos ibibenta mo lang sa mga ahente. Alam na, intindihan po yan ang mga nag-aalaga ng baboy, na mga mas malaki ang kinikita ng mga middleman, kumbaga, kesa sa mga nag-aalaga. Minsan talo pa. So, naisipan ko, bakit hindi ako mag-alaga from farm to table? Yun po ang pinakamaganda. Yung alaga mo, ibebenta mo, wala kang middleman. Kumbaga, yun nga, lechon, alaga mo na yung baboy, at tapos, ikaw ang magmamarket ng lechon, sa'yo yung baboy. Kumbaga, doble ang kita mo. Ngayon, nag-umpisa po ako, yun, nagliluto ako, hindi ko makuha, pati yung pagpapalutong, yung pagkakatay, meron po ako magaling na naging caretaker, magaling talaga magkatay, pero syempre, iba pa rin po yung katay ng panglitsyon talaga, no? Kasi nagliluto din po, nagkakatay po kami ng pang personal namin. Actually, meron po kami doon na mga upgraded native pigs na alaga, pang personal talaga yun. Kumbaga na nasa lupa siya, tapos may bahay-bahay lang. Crossbreed po yun. Ng, ano, yun pong nililitsyon namin pagka, actually, madalas. Kumbaga, may konting okasyon lang. Pag natripan namin, maglilitsyon. Tapos, medyo napapalpak. Sabi ko, gusto ko magsampan na naman ako sa barko. Sabi ko, talagang subukan ko na to. Sa business po, kailangan talaga umpisan. Mahirap po yung puro plano. Kailangan umpisan. Lakas lang talaga po ng loob. Ngayon, ang ginawa ko po, nagbakasyon kami. Punta ko ng Cebu. Kasi talagang sabi ko, subukan ko ngang tikman yung Cebu lechon kasi sikat talaga. So, nagpunta kami ng Cebu, pumunta kami ng, yun nga, sa Hialay, na andun yung lumang lechonan. Kumain din kami doon. Nagbakasyon kami ng isang linggo yun eh. So, napunta kami ng Hialay, nagpunta kami ng Karkar, Bohol, Talisay. Tapos tinikman namin yun, yung mga lechon doon. So, pare-parehas din po.
ang kumbaga yung way ng paglilitsyon nila, although may pagkakaiba sa timpla, kagaya ng karkar, may sarili din po silang timpla doon, yung pagkakatay halos, pag nakita mo yung paano nila kinatay, halos parehas lang. So, ginawa namin, nagkaroon kami ng kaibigan doon, nagpatulong kami na ano, shout out pala sa mga Cebuano, napakababait nila. From taxi driver, tapos basta lahat, very helpful. Meron pang pinababa kami doon sa lechunan, talagang pinakita sa amin yung ano, pinabisita sa amin kung ano yung ano sa ilalim ng gabi, linuluto nila yung baboy. Kumain muna kami sa taas, tapos pinababa kami doon sa ano, sa lechunan nila, nagpe-prepare sila. Gabi sila nagpe-prepare kasi maaga naka-display na yung lechon doon. So, ayun po. Ngayon, ang iaano ko po sa inyo yung sistema po, no? Kung mag-umpisa po tayo sa stocking ng baboy. Yung disadvantage po ng may alaga tsaka walang alaga, yung namimili ka lang. So, ang advantage po nung may alaga, let's say, marami kang alaga. Kagaya namin, marami po kaming alaga dati. Yung mga baboy namin, talagang marami, siguro nasa kulang-kulang 150 to 200 pieces, ganyan. Tapos ang inahin namin nasa mga 20 to 30, 25, ganyan. Ang disadvantage po noon, ang laki ng pakain. Gastos talaga sa pakain. Tapos, naandyan pa yung mortality. Siyempre, nagbi-business ka na ng lechon, tapos naandyan pa yung alaga mo, nahahati yung priority mo, yung oras mo. So, mahirap hatiin. Kagaya namin, ako, nagtindahan. Siyempre, nag-focus ako dun sa tindahan dahil nag-per kilo kami ng lechon. Yung nga pala, i-discuss ko din sa inyo yung disadvantage ng per kilo, no? Kasi may, sigurado may maglalakas loob na, kumbaga, yung isipin din nila magbenta ng per kilo. So, yun nga, nakafocus ka sa tindahan. Pagka mahina din yung ano mo, kasi talagang pagka ang amo nawawala doon sa farm, iba talaga po ang kilos ng mga tao. So marami pong napabayaan po yung mga ano, baboy, nagkakasakit. Hindi mo, kumbaga pa, ang laki po na nawawala. Although marami kang baboy, hindi mo napapansin. Siyempre nakafocus ka sa business. Yung po ang disadvantage. Pero ang advantage naman nun, siyempre marami kang baboy. Anytime, pag may umorder sa'yo, lalo na kung marami ang order, anytime po, meron at meron. Pag mag ano, go ka lang ng go. Meron po kayo 35 kilos, go. Kasi pag tumawag ka dun sa farm, meron makukuha. Tapos alam mo yung quality ng baboy na ibinibigay mo. Kumbaga yung nililitsyon mo, yung quality ng baboy, sigurado ka. Alam mo, kumbaga talagang healthy yung baboy at talagang may pagmamalaki mo sa customer na sigurado kang ito, ano to, sure to. Ngayon, ang disadvantage naman po ng namimili. Kanyari, let's say, may mga karamihan po ngayon ng lechonan talaga, namimili lang sila. Kasi nga, syempre, mahirap ngang hatiin yung ano, ngayon po, actually ngayon, ang ginagawa ko ngayon, ganun din, namimili na din lang po ako. Kasi nga, dahil nga sa sakit, napakahirap po nung isa pa yon yung sakit, ano. So, pag ikaw ay mag-aalaga, lalo na po sa panahon ngayon, hindi po pwede na, lalo na yung farm mo, maliit lang, ano, andun lang yung mga kulungan mo. Hindi pwedeng may alaga ka at the same time, mamimili ka. Madidisgrasya po ang baboy ninyo, lalo na ngayon may sakit nga, ASF. Kahit na po hindi ASF, hindi rin po ina-advise talaga na ihalo mo. O kahit sabihin mo na medyo isi-separate mo, pero mahahawa pa rin, mahahawa kung may sakit ang makukuha mo eh. Hindi nyo po alam kung anong mga dumarating sa'yo. Kahit sabihin mo anong pili mo. So, ayun ang disadvantage. Ang advantage naman po nung namimili, kunyari, lima lang ang stock mo na andyan. So, pag may bumili sa'yo, may nag-order,
alam mo na yung mga timbang, alam mo na yung mga sizes, papipiliin mo na lang siya. Ito po lang ang available namin. Wala kang masyadong costing sa pagkain. Kung ano yung bili mo ng baboy, let's say 3,000 ang bili mo sa baboy, hindi na yun, kumbaga yun na yung ano mo, cost mo, tapos maibibenta mo siya ng, sabihin mo ng 3,000, maibibenta mo ng 6,000, 6,500. Siyempre, wala pa naman po yung mga, may mga additional cost pa doon. So, ayun po ang, ano, ang disadvantage, no, ang advantage nung namimili ka. Ang disadvantage, siyempre, hindi mo po alam kung anong darating, lalo na pag emergency, tatawag ka lang doon sa ahente mo. Yung palang mga ahente, yung mga namimili, pwede rin po ikaw ang umikot. Kung maraming baboy sa paligid mo, walang problema. Pero ngayon, let's say, nagkakaubusan, magkakaproblema ka ng paghanap, mapipilitan kang bumili ng mas mahal. Tapos eh, hindi mo alam yung makukuha. Minsan mapipilitan kang kumuha ng pwede na. Tipong pwede na. Bahala na. Mailusot mo lang yung order. Yun naman po ang disadvantage noon. Kasi lalo na po kung kailangan marami ka pong nakukuhanan, hindi lang, huwag ka lang mag-rely sa isang tao. Kasi minsan, pagdating ng panahon, baka mamaya, minamahalan ka na pala. Diba? Nakarelay ka sa kanya, minamahalan. At least maganda yung, oh, kumuha ko sa kabila, tol, nakakuha na ako sa ganito, kumuha na ako kay ganito. Para at least hindi kanya mabababa, matataasan ang presyo, hindi kanya, alam niya na, ay, kailangan, tama lang ang bigay, kasi kung hindi, kukuha siya sa kabila. Dapat ganun. Ganun po yung diskarte. Tapos, yun nga, sa stocking, ano, yung pagdating naman sa pag-order take naman po sa ng customer, ano, dapat maganda po sana kung meron kayong mga, may tarpaulin, may telephone number, at makakapag-down sila. Yun ang importante, no? Down payment. Kahit sabihin mo kung worth 5,000 ng baboy, ang lechon, kahit 2,000 man lang, o 2,500, makapag-down sila. Para at least hindi po mapeperwisyo yung lechon. Kasi minsan, kami, nangyari na sa amin, ginaw namin, tapos wala, hindi na sumipot. Hindi, lugi ka. Wala ka namang magagawa. Tapos, eh, ayun nga, minsan naman, nag-down, tapos, kulang yung pera, kinuha yung baboy. Siyempre, wala na, naandyan na, kinuha na yung baboy. Tapos, eh, yung pahirapan na sa pagsingil. Hanggang ngayon, wala, floating, di na. Let go na, parang gano'n. Tapos, eh, yun nga, kahit 3 days before lang po makapag-order sila, kung wala kang baboy, at least makakapaghanap ka. Kasi mabilis lang naman kung yung mga ahente po kasi tatawagan mo. O, boss, meron dito, ganyan. Minsan sila naman mag-aalok. O, boss, kunin mo. Pwede naman po kayo umuha ng in advance na limang, kunyari, limang piraso. Stock mo sa isang linggo. Depende sa pa-order mo. Ang malimit naman po kasing ino-order ngayon, maliliit eh. From, sa amin ha, sa experience po namin, yung mga nasa 20 kilos, minsan may 15 kilos pa nga yung lechon de leche. Pero hindi naman gaano yun. 20 po talaga, 20 kilos, 25, 30. Pagdating ng 35 kilos, medyo patumal na yan, hindi na gaanong maano kasi medyo mataas na rin ang presyo. 40, 50, yan, bihira na po yan. So pagka malaki ang order, huwag po kayo mag-stack na malaki kasi kunyari, hybrid ang nakuha ninyo, papakain kayo, lalaki ng lalaki. Wala na, hindi na po maku-order yun. So pinaka-the best talaga, mag-stack kayo, yung maliliit lang, nasa 20 to 25, at least kung dumagdag man, hanggang 30, 35, may i-dispose nyo. Tapos, yung mga permits po pala, yung permit, kailangan nyo ng, kung may tindahan, kami kasi po may tindahan. Kasi doon po sila umu-order. Tapos kailangan mo ng mayor's permit, kailangan mo ng DTI. Pero kung let's say, naandun ka lang sa barrio, kasi may mga ganyan pong naglilit yun, nagpapa-order din lang. Sa tingin ko, hindi na kailangan eh. Kasi small time nga lang naman, ano, yung saka na, pagka medyo lumalaki siguro, pwede na. Pero kung, ano, wala lang kasi yung farm namin, wala namang permit kasi parang backyard din lang naman eh. Tapos, ayun, yung pagdating naman po sa pasahod sa lechonero, ano, ang sistema po namin, ako po, yung, ang usapan namin ng lechonero ko, 500 per head. Sa kanya na yung katay. Although ako pong nagluluto ng lechon sauce,
Yung iba naman, yung dito, naglilitsyon din sa amin din. Mag-asawang nakuha niya. Yung litsyonero nagkakatay. 500 ang bayad niya. Nagluluto ng sauce yung asawa niya babae. So yun, maganda, okay yun. Kasi mapagod din pong pagluluto ng sauce. Medyo matagal. Abot ng 3 oras. Tapos eh, ayun, yung uling, ista ka na ng marami. Pagka mura yung uling, mamili ka na ng marami. Huwag kayong magpapautang. Ako po, mahirap. Ako may pautang pa malaki. Nadali ako. Ngayon, yung uling po, pag mura, kumuha na kayo. Lalo pag tatag-ulan, magmamahal yan. So summer pa lang, manguha na kayo ng pang-stock ninyong uling. Tapos pag bago mag-December, ganyan, magmamahal din yan. Manguha na din po kayo ng uling. So, yun nga, lechonero 500. Pero ako po kasi may monthly pa siya. Kasi stay in eh. Parang caretaker ko na rin at the same time. Parang kasi sa akin, hindi naman po magatuloy-tuloy ang order. So, hindi ko maigarantee na may maganda siyang kita. Tapos, kaya niya naman. So, ang ginagawa ko, meron pa po siyang buwanan. Tapos, may parang extra niya yung paglilitsyon. May 500 per head siya. Tapos, yung oras po ng luto ng lechon, let's say ang call time ng, kasi kami sa town lang naman po eh, sa town lang ako umiikot, ano, sa mga baryo-baryo sa town. Pag sinabi ng customer na alas 3 po ang deliver, kasi ako, normally ako po ang nagde-deliver, kasi sandali lang naman po i-deliver. Gusto ko din po kasi yon, kasi unang-una, nakakausap mo yung customer, para at least, iba po yung iba, ikaw nag-hatid. Tapos eh, mabobola mo ng konti yung customer at susunod, re-rekta na sa'yo. Minsan tinatawag na lang. Pag, oh, kami yung umorder sa ganitong lugar, naalala mo nung ano, ah, opo, sige po, wag na po kayong mag-down. Ay, wag na po kayo, kasi kung medyo malayo, wag na po kayong ano ng tindahan, pumunta. Minsan ginagawa ko po yun, kung talagang tiwala kayo. Kasi, kuya, ganito, nakatatlo na po kaming order sa amin, sa inyo. Kanya, ako po si ganito. Pag kilala ko na, kasi ako nagde-deliver. So, nagkakaroon ka ng relation sa, kumbaga nagkakaroon close relationship sa mga customer mo, naalagaan mo yung customer mo. Ngayon, kung let's say alas 3 po, may birthday, ganyan. Normally, pag birthday, hapon yan eh. 3 to 2.30, ganyan. Bigyan mo ng isang oras na allowance. Sasabihin mo sa lechonero, oh, anong oras ang luto nito, kuya? Ang luto niyan, kung alas 3, alas 2, balot na ha, alas 2, nakabalot na yan. So, may isang oras ka ng pagbabiyahe. Tapos yung katay niya, nang diskarte niya, minsan pag umagang, ano, minsan madaling araw. Asa kanya na yun kasi yung mga lechonero naman, sanay na sa ganyang buhay eh. Pagka New Year naman po, ang diskarte, medyo marami yan, sabay-sabay. So, ang mangyayari po niyan sa New Year, kailangan may listahan ka, meron kang schedule nung, kunyari, ang deliver, wag po kayo magde-deliver pala. Patay kayo kasi maubos ang oras ninyo. Puro pick up lang po pag New Year, ng New Year's Eve, no? Ang diskarte po namin, maliit pa lang po kaming lechonan, minsan ang order lang namin 20, 30 plus. Puro pick up lang po sa tindahan yun. Ngayon, kung wala po kayong tindahan, eh dun, manapapick upin sa kung saan mo niluluto. Maglatag ka ng lamesa doon, ihilera mo na yung schedule, yung oras ng anong oras ng luto, lapag mo. Ngayon, pag-aaralan niyo po kung anong oras, depende po sa lechonan nyo, kagaya kami, 10. So, ang oras po ay, let's say, ang order po na ang, ano, ay alas 7. So, kailangan yung 5 to, ang salang mo ng 4:30 to 7 o'clock, 10 lang ang, ano mo yan, ang kukunin mo. Kasi hindi mo pwedeng, may, kumbaga may interval, kasi ang salangan mo, 10 lang, so, 10 lang ang kayang lutuin sa loob ng, let's say, yung sizes, tatansyahin mo. Yun lang, maximum na 10. Sa ano ko, kaya i-schedule mo din. Tapos ang last order niyan, huwag na kayo magpa, ano, kahit mga 9 o'clock, gano'n, 8 o'clock. Hanggang ganyan lang. Pero kung marami ang umorder, kayo bahala, isagad ninyo. Kasi lalo na po kami, kasi binabiyahe pa namin sa tindahan, medyo may ilang kilometro din. Pag inabutan ka ng putukan, alas 10 na po putukan na. Wala. Tapos yung mga problema pong na-encounter namin, lalo na, kunyari, ito, medyo, ano to. Kasi ako po mismo, inaral ko din yung paglilitsyon. Hindi po talaga kasing galing, ano. Pero, importante po yung, na alam ninyo yung pasikot-sikot. Kasi, kunyari, nagkasakit yung lechonero mo.
tatlo ang order, apat ang order. Tapos eh, walang katulong ang lechonero mo, walang mag-iikot, walang ano. O let's say, katay ka lang muna, mandalas namin gawin, ganun eh. O huwag ka mag-alala, punta naman ako ng maaga, lalo na pag marami order, Sabado, ganyan, misan 6-7. So, kung gagawin ko, sige kako, ako na bahala, pupunta ako ng maaga, tutulungan kita, maisa lang, para kako yung katay, magkatay ka pa habang, kasi ang problema po niya, kunyari, 6 order mo, may hapon, may umaga, may... Minsan may alas 7 pa nga. May alas 5 ng umaga, pipigapin. Dadalhin sa outing. Mga ganun. So, tapos may sasabay ng ganitong oras. Medyo mahirap po. Kailangan talaga kumbaga didiskartehan mo rin yung timing. So, dapat, kung makakatulong ka, eh wala, ganun talaga. Kasi sa'yo hindi naman yung business. So, kagaya ko, ako po, ang hindi ko lang po talaga na, ano, kasi yung physical na, ano, yung pagkakatay. Pero nakaranasan ko din pong magkatay. Nagkasakit yung ano ko. Naka-go na kami. Yung mga umpisa namin, yung marami pong sa umpisa, marami talagang dadaanan na ano. Kasakit yung magkakatay mo. Ikaw ang magkakatay. Tapos ikaw pa magluluto. Tapos eh, yung kung marami ang order, yun nga. Yung lechonero mo, haya mo. Sige, katayin mo na yan. Ikaw nang mag, ano, kasi mabusisi din po yung lechon eh. Lalo na nakita ninyo po yung video, no, yung pagtitimpla, pag ano, yung mabusisi. So, ayun po. Ano pa bang hindi ko na tackle? Yung permit, okay na yan. Yung mga freebies po, kayo na po ang bahala kung anong request nilang sa gagawin ninyong luto. Kami, kilawin po ang niluluto namin. Iba, bopis naman, ganun. So, diskarte na nila, kumbaga sila nang kayo na po ang bahala kung anong gusto ninyo. Kami, kilawin namin, niluluto namin. Nyari, ipunin na namin yung mga laman loob, maramihan. Yun na yung, ano, kumbaga, eh, iniinit na lang para hindi na po mahirap din eh. Yung sauce, ganun din, ang luto ko, pang isang lutuan, pang 5 baboy na yun, o 6. Makikita nyo po dun sa vlog namin na pag lechon sauce, yung unang vlog ko yun eh, medyo magulo na, kinakababa ako magsalita. Yun po, isang ano yun, 5 baboy yun, pang 5 baboy. Normally nagluluto ko, ano yan, Miyerkules, kasi pag Sabado, Linggo, medyo marami. Isang 2 luto, 2 salang. Tapos eh, pa ba? O yun, yung per kilo pala. Yung mga per kilo po ng baboy, ang magcha-chop kayo, ano, kasi ang ano po ng baboy, ang timbang ng baboy, let's say, sabihin mo, ang 50 kilos po na baboy, pag linitsyon mo yan, halos kalahati mawawala. Pag lumalaki ang timbang ng baboy, umaangat na yung, kumbaga hindi naman po, let's say, sabihin mo, kalahating-kalahati, no. Kung 50 kilos, nasa mga 33-32, yan po ang aming experience, no. Yan po ang cook weight niya. So, ibig sabihin, magpe-per kilo ka ng maliit na 30 kilos, sabihin mo, no, maluluto siya na mga, kung yung 30 kilos mo, siguro baka 17, 18 na lang yon, ganon. Ichachap mo siya. Tapos ang presyo ng buo mo, magkano? Kasi kami, ang 30 kilos namin, nasa 7K. O paano mo hahabulin sa chop yun sa per kilo? Ang ulo, ibang mas mura ang presyo. Ang paa, sigurado mas mura ang presyo. So, hindi mo mahahabol yung 7,000 pag maliit. Kailangan po talaga malaki. So, ang advisable po, nasa 50 kilos up, 40, 45, 50 kilos, bago nyo i-display sa tindahan nyo, kung meron man na kayo, mag-chop kayo. Ayun. Ang kailangan mong, kumbaga yun ang kailangan mong lutuin. Tapos, eh, pagka, yun, dapat magaling po ang lechonero ninyo. Yung lechonero nyo po, dapat, kasi yung, ang pang-display o pang-chop, dapat talaga tamang-tama lang yung pagkaluto. Kasi, habang tumatagal po sa apoy ang baboy, umiikot siya ng umiikot, lutong-luto na, mas gumagaan ang gumagaan. Pansin nyo po yung isang kilong fresh na karne ng baboy. Ikumpara nyo sa 1 kilong lutong lechon, halos triple yung dami. Kasi magaan na po yung naluto. So, yun po. Kailangan madiskarte yung ano. Basta't hindi lang po madudugo yung buto pag chinap, okay na yun. Kasi talo na kayo. Ngayon,
sa dito po sa baryo namin, ay sa baryo, sa town namin, halos 1 year kami na gano'n, mahirap pong habulin ang per kilo na baboy. Unlike siguro nasa city ka talagang maunlad na city na kaya mo, subukan mong ano, pero kami talaga hindi pa kaya ng mga tao na kasi kailangan po yung 50 kilos mo na baboy, kailangan 3/4 po ng naluto mo at least mabenta man lang. So ang problema po pagka ano, pagka hindi na ubos, patay ka na. Lugi ka na. Anong gagawin mo doon? Ako lahat sinubukan ko. Tingnan niyo po. Ah. Nagluto ako. Paksiw. Siyempre, yun na yun. Lechon paksiw. Lechon sisig. Lechon sinigang. Sinubukan ko lechon Bicol Express. Lechon kare-kare. Kasi nga, natitira madami sa freezer. Pag binuksan mo, madami na. Sabi ko, tigil na natin ito. Matatalo tayo ng matatalo. So, ang ginawa namin, nagpapa-order na lang po kami ngayon. Yun lang po. So, pag mag-umpisa po kayo ng lechon, dapat huwag kayong mag-rely doon sa lechon lang. Kasi, mahirap talaga. So, pinakamaganda, may iba pa po kayong mapagkakakitaan. At least, hindi kayo masyadong pressured na kumita ng ano. At least makakapag-compete pa kayo sa mga nagli-lechon din sa lugar ninyo na may bababa nyo yung presyo. Kumita kayo na sa 1,000. Kasi kami ang allowance po namin dahil may tindahan kami, may renta kami hinahabol, may mga bayaring kuryente. Ang pinaka-minimum na tubo, kunyari, let's say nabili nyo po yung baboy na mas maganda kayo ang umikot eh. Malaki po ang matitipid pagka may kulong-kulong ka, tsatsagain mo lang talaga. Kung alam mo naman kung saan makakabili ng baboy, yung mga backyard dyan na nag-aalaga, makakamura ka. Kasi ang pinapatong din po minsan ng nagbibili, nasa, minsan, tansya ko parang 1,000 to 700, mga ganyan ang pinapatong. So, malaking bagay din po. Let's say, yan, nabili mo ang 25 kilos, makakakuha ka ng 3,000. O, may bebenta mo ng 6,000 yun. So, 6,000, magbabayad ka ng lechonero, 500. Meron ka pang magkano? 2,500. So sa 2,500, babawas mo pa yung ano doon, uling, let's say kalahating sako, 400 ngayon, di may 200 sa lechon sauce. Yun lang naman ang ano mo, lechon sauce di naman gaano kasi 3 kilong asukal yung atay. Sa baboy naman mo naman kukunin yung bawang sibuyas. Pero tapos yung ricado, syempre kasi si pag kami sibulechon, medyo mahal minsan ang onion leeks, mahal. So hindi mo naman pwedeng hindi ano yun. Ang hirap naman magtanim ng onion leeks. Kailangan mo talagang bumili. Sabihin mo na 500, lahat-lahat, uling, ricado, ganyan-ganyan, yung sa lechon sauce. At 500 din po sa lechonero. So may 1,000, 3,000, may 2,000 pa rin kayong malinis. Yun po yung kinaganda naman ng lechon business. Tapos, yun, yung siyempre, pag nasa farm po kayo, yung mga kaya nyong itanim na ricado doon, itanim nyo na, kagaya ng mga sili, tanlad, yung mga mabibilis lang naman. So, hindi na kayo bibili. At, paano pa ba? Yun. So, yun na po. Ito po, may nakalista pa pala. Ngayon, kung mga farmer, kung meron pa po kayong mga tanong, mag-comment lang po kayo at sinusubukan din namin na talagang makasagot, no? Kasi sagutin namin kayo, nakakasagot naman po. Dalawa kami ni Mrs. ang nag-sasagot ng ano, mga comments. So, ngayon, ang kung sa tingin niyo po mga ka-farmer na naging helpful kami at naging kumbaga informative yung aming mga vlogs, mag-subscribe lang po kayo tapos i-click niyo po yung notification bell para po lagi kayong updated sa mga bago naming videos kasi marami pa po kaming i-feature sa
na lechon ano, yung lalo na po yung susubukan natin yung mga iba-ibang style ng ano, yung pagpapakula, yung pagpapalutong. Susubukan ko natin at sabay-sabay nating i-assess kung alin bang mas maganda. Kasi kami nag-focus din po kami sa ano ng yung Cebu style, yung doon sa High Alay, kung ano po yung practice ng High Alay, doon din lang po kami nag-focus. So, alam niyo naman iba-iba yung paglilechon. So, subukan natin i-try 'yon at makita ng mga viewers kung alin ang mas maganda. Tapos saan ba yung tali? Yung tali pala, marami nagtatanong nito. Ito, yung tali. Napakarami. Siguro hindi na isandang. Ito po yung taling pantahin namin. Ayan. Ito po nabibili sa fishing, sa mga nagbebenta ng yung mga fishing nets. Ayan, ito kulay white. Naka-bundle po ito, nabibili namin sa Divisoria. Isang ganun. Actually, isa lang itong piraso pero marami po yan. Naka-bundle na ganyan. Nasa mga 850. So, mas tipid po kasi sa abaka, yung abaka napakamahal. Per kilo na abaka ngayon. So, nasa 300 na yata ang abaka, 350. Kilo sa Divisoria. Dito sa Pampangasa naman po kami kukuha. So, nag-isip po kami ng alternative. Ano. Ito matagal na po namin ginagamit. Mga 3 years nang ginagamit yan. At okay naman. Kaya lang, syempre, yung mga sanay sa abaka, maninibago. Pero sabi ko nga, kung anong available na, ano, yun ang gagamitin. Tapos, yung karayom, ang tatanong din, ito po lumang payong lang. Ginagamit namin lumang payong na malaki. Mas mahaba. Ayan. Kasi pagkainan mo yung buto doon. Okay, tapos, ano pa ba? Shout out! Kanino ba, sino bang mga isa-shout out natin ngayon? Yung mga viewers natin dyan sa Canada, sina Hanika Javier, Mar Javier, sino pa ba? Claudel Castor, si sa France naman, si Timmy and Frank Wagon. O yun, mga Pinoy ata doon na... Si Brother Emmanuel sa Italy, tol. Di kita makakalimutan. Kumusta dyan? At ingat kayo, ano? At yun lang, sana po mag-subscribe kayo at click nyo yung notification bell para updated po kayo lagi sa aming informative videos. Marami po, actually marami. Meron po kami doon na 45 days na manok. Pero gagawin natin kung paano natin ma-achieve yung maglasang native ba. Yun, meron po kaming project doon. So, yun, ititreat natin siya sa parang semi-free range. Hindi po puro pakain lang. Pero syempre, patatagalin din. Yun, i-discuss ko din po yun pagdating ng, soon na po yun at nandun na yung mga sisiw. At nagawa na po namin yun actually na native na, kumbaga, hybrid, ano ba ito? 45 days, fast grower, ano? Kita mo nyo naman po yung lasa, talagang walang kalasa-lasa kung mga sanay sa native dyan. Siguro mas masarap na masarap talaga yung native. So, yun ang gagawin natin. Pag-meet po natin sa gitna, kukunin natin yung good traits ng native at good traits ng 45 days para makapag-produce tayo ng chicken na mas mabilis lumaki pero medyo hindi naman magaano lasang native. So, yun po soon. I-vlog din namin yun. At hanggang dito na lamang po at napahaba yung kwentuhan natin mga farmer. At salamat po sa inyong lahat. Sa mga nakaka-appreciate po ng aming ginagawa, salamat po ng maraming. At huwag po sana kayong magsawang manood. At hanggang dito na lamang po. At good day at ingatan naman po tayo ng may kapal.